Paalam na nga ba talaga siya? Nagpaalam na, nagpaalam na. Without tackling, tama ba yung word ko, Politic PH? Yung mga issue doon sa, ay kung di ako nagkakamali, laban mo kay Jover Laureo. Puntahan natin ang issue na yun. Tinalakay niya, pero hindi niya tinatch yung issue na yun. Kasi yun ang pinakamahalaga dito eh. Ano? Ang pinakamahalaga sa mga binanggit ni Politic PH, I believe, yung issue ng donations amounting to 700,000 pesos more or less. Subukan natin, kumahalo kayo natin dito. Ha? Pasensya na kayo ha, at medyo natatagalan tayo kasi yung line of thoughts ko hindi po scripted ito. At kung ano lang yung basahin natin at pumasok sa isip ko, yun lang po yung i-deliver ko sa inyo. Hindi ko na makita. Pero dapat makita natin yun eh. Dito natin hanapin sa photos. Mas madali mag-search dito eh. Oh, hindi yata na-screenshot ni... Ah, ito! Yan. Ito, sas. Ang hindi mo nilinaw na issue sa'yo. Yan. Ang sinagot mo lang yung sinasabihan mong adopted son and foster mother. And pwede namin i-conclude sa aking pananaw na si Thinking Pinoy yung tinutukoy mo and probably si generous person na tinutukoy ni Politic PH at si foster mother na tinutukoy mo ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito ang iniwasan mo sa meltdown mo. Bakit mo iniwasan ipaliwanag ito? Bakit? Totoo ba ang mga allegasyon sa iyo rito? Nitong WAC? Yan o. For the record, babasahin ko lamang verbatim ang sinabing letter na ito ng WAC. Ayun po sa post shared nitong si Politic PH. Verbatim lang, basahin ko lamang po ah, wala na pong paliwanag. From WAC. Someone sent us this screenshot of Salot's expense report. Ito daw yung nakalagay dati sa about page niya na biglang nawala. Although meron daw bagong link nito, pakalat-kalat somewhere, so hanapin nyo na lang. Sige, assuming that this report is truthful and to the letter, tingnan nyo mabuti ang breakdown. Of the total available funds collected, more than 13,000 euro or almost 800,000 pesos, only 5.23% was used for the exact purpose for which the funds were solicited. Only 681 euro, roughly 40,000 pesos. At wala rin breakdown kung saan ito napunta. May mga nagsasabing 500 pesos lang naman ang filing fee, may nagsasabing wala. Sige, pagpalagay pa natin na meron, paano umabot sa 40,000 yung gastos sa abogada? Kaya, tanong natin si Attorney Ahmed Paglibugan. Binasa ko lang matol ha, hindi ako nagkamali, binasa ko lang yon. Tumanggap ka ba ng legal fees kay Salot or are your services pro bono? Remember, filing pa lang to ha, wala pang litigation. Yet, umabot na dyan ang gastos na masahe papunta sa prosecutor's office, kumain, documentation, photocopying, paper, and printing. Okay, sige, pagbigyan. And then, may entry na ang nakalagay others kung saan umabot sa 3,755 euro ang gastos. 225,000 pesos kung i-convert nyo. Wala rin breakdown pero may isang link nga kaming nadaanan before kung saan nilagay na ginastos sa airfare at accommodations ni Salot pag-uwi niya dito ang pera. Meron pangang food and other budget na 1K a day. So, ilang araw siya dito? Go! Nalagas yung 225,000 pesos sa pag-uwi niya dito para makatabo ng personal sa kanyang mga political patrons. Sobrang busy siya, remember? Kung kani-kanino lumapit at may mga feature pa nga, wala pa dyan yung galing kay Principal APC. So tumabo na siya sa politiko, sa inyo pa nang galing yung pamasahe, pinangkain at pinangutot niya. Eh di wow, ngayon may tira pa rin. Halos kalahating milyon pa. Nasaan na kaya ito at saan ito ginamit? May mga pautot pa siya na nag-donate daw sa mga OFW at ginamit sa lectures. Now tell us,
Sinabi nyo ba ito nung nangihingi kayo sa Gaba Gibbs na nagpa-fundraising kayo para makapag-donate sa iba at parang magamit sa mga lectures mo na wala namang katuturan? Hindi ba maliwanag na humingi ka pa rakasuhan si Pab? Wala namang kaming narinig sa iyo tungkol sa lectures noong panahong nangihingi ka. At bakit gagamitin mo yung kinuha mong donation para i-donate din lang sa iba? Gayong pwede mo naman silang padiretsuhin sa mga causes na sinusuportahan mo. At hindi ba pag-iimbitahan ka magbigay ng lecture, usually ang gumagastos pa at sumasagot ng pamasahe at hotel mo ay yung nag-imbita? Usually, may mga bayad pa sa iyo aside from that. So anong ginastos mo sa lecture? Dito nyo makikita ang maliwanag na pagdedenggoy na ginawa sa inyo ni Salot. Huli na at halatang halata na magdedenay pa rin at iiwas ang issue. You violated the terms and conditions of the funding platform you use by misappropriating the funds. E alam nyo naman dapat kung magkano gagastusin sa pagsampa ng kaso na yan, na gimmick lang at palabas for all we know, bakit pa kayo humingi ng malaki at sobra sa nararapat? Kagaya ng ipinagmamalaki mong SORN affidavit, this expense report is trash. It doesn't deny the fact that you duped your followers. It doesn't deny the fact that you had malicious intent when you solicited the funds. It doesn't deny the fact that you misappropriated and pocketed much of the proceeds. It doesn't deny the fact that you are one hell of a scammer devoid of conscience, a scammer with no remorse. So there you have it, for the money lang. Ano pa nga ba? Kung ang dating diktador ng Uganda ay si Idi Amin, ito si Salot D. Amin. Verbatim, binasa ko lamang po ang post nito pong si Politic PH. Kayo na po ang humusga kung ano pong pagkatao meron itong si Sas Rugando Sasot o Alan Troy Sasot. Nag-aaral po siya ngayon sa Beijing, China. Scholar po diyan. Pinag-aaral po ng China. Kaya hindi maikakaila kung gaano po siya kagalit ngayon sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Tumagal tayo ng mahigit sa 80 minutes. Napakahaba nung naging kolokoy ko rito. But anyway, before I let you go. Di ako makanta mga tol. Pasensya na kayo ah. Shoutout muna sa lahat ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat sa pagsama po sa ating programa. Sino-sino ba ang mga kasama po natin? Si Science and Facts nandito. Nagbabad ngayon. Hindi ito usaping West Philippine Sea. Ba't nandito ka Science and Facts? Sas must have thought that to be his confidential fan, so he doesn't have to explain everything in detail. Manang-mano pala. Kaya pala hindi naman nila madamay yung isa. Ay, huwag na. Baka tirahin na naman ako ng mga tagahanga ni Vice President Sara Duterte. Pele Valerio, hello. Sir Nervin Jacinto, nangupit pa yan ang pera sa Europe. Yon sa Federalism Summit po. Lisel C, yan ang pagpapala ng mga mukhang pera. Walang prinsipyo. LB Dumag, hello po sa inyo. Kay Happy Holiday, Elena Ilarde, Pele Valerio, Martin Elisa Godisan, Milestone, Plant Lady Bet, pero hindi pa naman president si PBBM noong 2021. Malayong si FL Lisa yan kasi wala pa namang power si FL noon. Hindi natin alam, ano? Pero yung line of thoughts kasi nitong si Sas, at the same time, yung line of writings nitong si Politic PH, sa aking opinion, sa aking understanding, it appears na ito po ay si Thinking Pinoy at saka si First Lady Lisa Marcos. It is not necessary naman na presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan natin may law firm si Attorney Lisa Araneta Marcos. At sabi ni Generous, sabi ni Thinking ni Politic PH, si Generous Person ay may law firm, 'di ba? 'Yun lang yung mga connect niyo na lang po yung mga dots. Edna Aloot Vanderlipe, Lisel C. Ang mahalaga mga tol, inexpose natin itong si Sas. Kasi after all, baka hindi dapat for the motherland. Tama yung sinabi ng letter, for the money lang. Iyon ang inaantay nating explanation eh. Hindi naman itong mga pinagsasabi niya rito kay Politic PH. Wala tayong pakialam doon sa issue nila ni Thinking Pinoy, nor the Generous Person. Ang pakialam po natin dito, dahil nagmamalinis siya, na para bang wala po siyang kasiraan o kapintasan,
Eh, paanong nangyari na yung 700,000 pesos plus na na-raise niya sa fundraising na yan, eh, nagkaganon-ganon lang. Yun ang issue na hinahanap po natin na sana sinagot niya sa kanyang mga post. Pero, may isa. Inaisa-isa po natin to. Umabot po tayo ng almost 90 minutes na sa ngayon. Bihirang-bihira po ako mag-livestream ng ganito katagal. Yet, wala po tayong nakita na paliwanag tungkol po doon.